Nilatag na po ng embahada ang contingency plan sa Kuwait para sa may 180,000 na OFWs sakaling matuloy ang pag-atake ng Amerika sa Syria. Saudi border ang isang exit point pag nag-mass repatriation ng mga Pinoy, kaya walang dahilan po para mangamba ang ating mga kababayan. May balitang vitalisim, Maxi Santiago. Inihahanda na ng Philippine Embassy sa Kuwait ang contingency plan para sa may 180,000 OFW sa Kuwait kung sakaling matuloy ang planong pag-atake ng Amerika sa Syria. Kilala kasing kaalyado ng Amerika ang Kuwait at nasa Kuwait din ang ilang mga US military camps na posibleng maging target pag sakaling sumiklab ang kaguluhan. Kaya hindi maiwasan ng ilang mga OFW ang mag-alala. Siyempre ako, bago pa lang ako rito sa Kuwait, siyempre matatakot ako na hindi ko pa naranasan ng gera. Siyempre matatakot ako, pag-uwi kami. Pero para sa ilang mga OFW tulad ni Evelyn Valentino na naranasan ang Iraqi invasion noong 1990 at US-led invasion sa Iraq noong 2003, walang bakas ng pag-aalala. Normal na normal lang. Ubus na yung takot ko eh. Naubos na yung takot ng gera. So hindi po muna kayo uwi? Hindi muna. Mas nakakatakot magutom sa Pilipinas. Nakipagpulong na ang embahada sa mga Filipino community leader para pag-usapan ang contingency plan. Nagtalaga na ang embahada ng area coordinators para mag-census at information dissemination. Nagbigay ng 3-point advisory ang embahada kung sakaling may pag-atake. Una, manatili sa kanilang mga bahay. Pangalawa, lumipad palabas ng Kuwait kung bukas pa ang paliparan. At pangatlo, kung sakaling sarado na ang paliparan, lilikas sa Saudi border. Binisita ng embahada ang Kuwait-Saudi Arabia border. Nandito tayo ngayon sa Kuwait-Saudi border. Ito ang isa sa mga posibleng exit point na gagamitin ng mga Pinoy kung sakaling kailangan silang ilikas mula Kuwait. Normal at mangilan-ngilan lamang ngayon ang mga sasakyan na labas-masok sa border. Pakiusap ng embahada, huwag maniwala sa mga haka-haka at laging abangan ang kanilang advisory. So sa ating mga kababayan, just stay calm, be relaxed, wala namang mangyayari. Hindi mga authorities na nagsabi sa atin, mga nakakaalam ng mga sitwasyon na tayo'y walang dapat pangambahan. Lahat naman ng precautions ginagawa natin. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait.